marami tayong hindi alam. Pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na sa kabila ng talamak na korupsyon at sinasabing sangkaterbang mga pulpol at mga trapong alkalde sa ating bansa ay may mga mangilan-ngilan na sinasabing magaling at maayos ang naging pamumuno sa mga lokal na pamahalaan na kanilang nasasakupan. Halika't samahan niyo akong kilalanin ang sinasabing mga magagaling na mayor ng ating bansa sa ating kasaysayan. Unahin natin itong si Arsenio Lacson. Itong si Arsenio Lacson ay ang kauna-unahang mayor ng Manila na nanungkulan ng tatlong termino. Noong 1951, nang maupo siyang alkalde ng Maynila, sa panahong iyon ay sinasabing baon sa utang ang munisipyo ng halos 20 milyon. Pero sa pangatlong termino nitong si Arsenio Lacson noong 1959, ay magawa niya ng maresolba ang problema sa pinansyal ng lungsod. Ito'y dahil sa magaling niyang pamumuno. Pinanatili niya rin ang kapayapaan at kaayusan sa Kamaynilaan. Sinibak ang mga tamad at ang mga korap na empleyado ng gobyerno, maging ang mga pulis. At sa kanyang halos 10 taon na pamumuno bilang alkalde, ay nagkaroon siya ng programa sa isang radyo kung saan tinutuligsa niya rito ang mga palpak na politiko. At tumatalakay rin siya ng issue ng lipunan. Sinasabi pang recorded na ang palabas o ang programa dahil ine-edit na ito sa dami ng mga maanghang at mga mababagsik na salitang sinasabi nitong si Mayor Arsenio Lacson. Kaya naman binansagan siyang arsenic dahil nga sa maanghang niyang pananalita at maangas niyang datingan. Kung saan ay madalas siyang nakasuot ng isang aviator sunglasses. At maniwala ka man sa hindi, maging ang administrasyong Rojas at Quirino ay kinalaban niya. Kinriticize niya ang mga ito. Ganon siya katapang. Sinabihan niya nga rin itong si Ernesto Maceda na isang korap na batang politiko sa pagiging konsehal neto noong panahong iyon. Sinasabing si Mayor Arsenio Lacson ay isang mabuting tao na mayroong masamang bibig. Pero bukod naman dito ay nakilala rin siya sa pagtatag ng Manila Zoo, ng Quiapo Underpass, ng Boys Town, ng Girls Home, ng Ospital ng Maynila, pamantasan ng lungsod ng Maynila at napakarami pang iba. At kung hindi nga daw siya binawian ng buhay noong 1962 dahil sa atake sa puso, ay tatakbo rin sana siyang pagkapangulo noong 1965. Sunod naman natin ay itong si Richard Gordon. Itong si Richard Gordon, nang ma-elect bilang alkalde ng Olongapo, ay sinasabing ang syudad ay binansagang Sin City. Ito'y dahil sa laganap na prostitusyon, napakadaming mga nightclubs sa tinatawag na Red Light District, kung saan kasi napakarami ring mga sundalong mga Amerikano mula sa naval base sa Subic. Sa ilalim ng panunungkulan ni Gordon ay nag-iba ang Olongapo. Naging huwaran ang syudad dahil sa mga kakaibang programang na ipatupad niya dito. Binabantayan hindi lang ang mga mamamayan, maging ang mga kapulisan gamit ang ID systems. Nagkaroon din ng maayos na kalusugan dahil sa malinis na kapaligiran. Naisaayos ang problema sa basura. Kaya kung matatandaan nyo kapag nadadaan kayo sa Olongapo ay talaga namang napakalinis. At ipinatupad din ng syudad ang color coding para sa pampublikong transportasyon. Pinamunuan ni Gordon ang Olongapo mula 1980 hanggang 1998. Pero ang sinasabing pinaka naging challenge sa pamumuno niya ay noong 1991. Ito'y nang pumutok ang Mount Pinatubo, kung saan natabunan ng mahigit isang talampakan na abo ang kabuuan ng lungsod. At bukod dito ay ang pag-alis din ng mga Amerikano sa lungsod, nang tapusin na ng bansa ang RP-US Military Base Agreement, dahilan ng pagkawala ng trabaho ng halos 40,000 mamamayan ng Olongapo. Sa kabila ng ito, ay pinangunahan pa rin ni Gordon ang pagbangon ng lungsod. Marami ang nagpusa at nagtulong-tulong na linisin ang napakadaming abo sa syudad. Ito'y nang pumutok nga ang Pinatubo. At nang mawala naman ang mga Amerikano ay kinonvert na lang ni Gordon ay isang malaking pier ang dating naval base. At dahilan din ito ng pagkakabuo ng Subic Bay Freeport Zone at ng Subic Bay Metropolitan Authority. At noong 1992 naman
ay inappoint siya ng dating Pangulong Cory para maging kauna-unahang administrator ng Subic Bay Metropolitan Authority habang nanunungkulan siya bilang mayor ng Olongapo. Sunod naman natin ay si Jesse Robredo ng Naga City mula 1998 hanggang 2010. Nakilala itong si Jesse Robredo dahil sa napakarami niyang nagawa para sa kanyang nasasakupang syudad. Nakilala rin siya sa uri ng kanyang pamumuhay sa pagiging simple dahil galit siya sa mga trapong politiko dahil siya ay isa lamang mapagkumbabang tao. Pinakikinggan niya ang mga karaingan ng mga maliliit na kababayan. Si Jesse Robredo mismo ang nagpapunch ng kanyang time card sa munisipyo at nagsusuot siya ng uniforme na katulad ng mga uniformeng suot ng mga empleyado. Madalas naglalakad lang siya nung walang kasama. Nagkukumute din kung minsan at ang matindi ay nagwawalis din siya sa kalsada paminsan-minsan. Sa ngayon, ang Naga ay kinukonsidered na isa sa napakagandang tayuan ng negosyo at tirahan sa buong bansa. Dahil mababa ang uri ng kahirapan dito, malinis ang lugar at mataas ang uri ng edukasyon. Nagkaroon din ng housing program kung saan nakapagbahagi ng halos 8,000 mga kabahayan sa mga informal settler. Pero ang sinasabing tumatak daw talagang legacy ni Jesse Robredo ay ang mabuti at malinis niyang pamumuno. Itinatag niya ang Naga City People's Council kung saan pwedeng makibahagi ang mga mamamayan para sa pag-unlad at dito ay makikita rin ang pagiging transparent ng lokal na pamahalaan. Dahilan para tumanggap itong si Jesse Robredo ng 2000 Ramon Magsaysay Award for Government Service. Isa itong si Jesse Robredo sa ilan lang na politikong nakatanggap nito sa ating bansa. Ito'y dahil sa pagpapakita niya ng maayos na pamamahala sa isang lungsod para sa kapakanan ng mga mamamayan nito. Ang kasunod naman ay itong si Edward Hagedorn ng Puerto Princesa City mula 1992 hanggang 2013. Itong si Mayor Hagedorn ay aminadong dati siyang gangster. Pero hindi iyon naging issue sa kung paano niya binuhay ang Puerto Princesa. Bukod sa pagiging gangster pa nga, ay na-involve din siya sa illegal logging at mga pasugalan. Pero ang lahat ng mga ito ay tinalikuran niya, lalo na nang ma-elect siya bilang mayor ng syudad. Dahil naging programa niya ay ang pangangalaga ng kapaligiran at ang pagpapaunlad ng turismo. Naglunsad siya ng proyekto katulad ng Bantay Puerto at ng Opland Linis. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Puerto Princesa ay ang isa sa mga nangungunang ecotourism destination sa ating bansa. Bukod dito, ang syudad ay nakilala sa buong mundo, tinularan sa pangangalaga sa kalikasan, dahilan para manalo sa iba't ibang parangal sa loob at labas ng bansa. Kaya naman ang Puerto Princesa ay binansagang country's cleanest and greenest city. At dahil naman sa problema sa kaingin, sinubukan ni Hagedorn na magdeklara ng state of calamity na tanging pangulo lang ng bansa ang pwedeng gumawa. Ito ay dahil gusto niyang magamit ang pondo o ang emergency funds para magkaroon ng ibang kabuhayan ang mga nagkakaingin, tulad ng poultry at ng livestock. Dahilan para makasuhan pa ng ombudsman itong si Mayor Hagedorn dahil labag daw sa batas ang kanyang ginawa. Pero nang makialam na ang legislatura ay nabaliwala ang reklamo dito kay Mayor Hagedorn at nagpasa pa nga ng batas para tularan ang kanyang ginawa sa pagiging resourceful para sa kapakanan ng mga nasasakupan. At para sa huli ay itong si Pangulong Duterte noong panahon ng pagka-alkalde niya sa Davao mula 1998 hanggang 2016. Binansagang The Punisher ng Time Magazine dahil sa kanyang babagsik na paraan ng pagsawata ng krimen. Nakilala si Pangulong Digong sa ginawa niyang pagbabago sa Davao. Namula sa pagiging the murder capital of the Philippines, ay naging isa sa pinakatahimik na lungsod ang Davao. Ito ay dahil sa maalamat niyang estilo sa pagsugpo ng katiwalian. Binigyan niya ng 48 oras ang bawat barangay captain na kailangang malinis ang kanyang nasasakupan. Nagbibigay din si Pangulong Digong ng 5 milyong pabuya sa mga mahuhuli na mga leader ng Karnaping Syndicate at inuutos niya rin ang mga shoot to kill sa mga kriminal na pwedeng makapinsala sa lungsod. Dahilan para ang police mentality nitong si Pangulong Digong ay umani ng batikos sa
sa Philippine Commission of Human Rights at naging sa mga international human rights groups at inakusahan siya ng extrajudicial killings. Ayon sa mga ito, nagawa daw ni Pangulong Duterte na gawing tahimik at maunlad ang Davao sa pamamagitan ng pagpaslang. Pero itinanggi ni Pangulong Digong ang mga paratang na iyon. At para sa kanya nga, mas maigi daw na talagang tahimik ang isang syudad at walang krimen para umunlad ito. Sa susunod, muli niyo akong samahan sa ikalawang bahagi ng pagtalakay sa mga sinasabing magagaling na mayor ng ating bansa. Hanggang dito na lang. At para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!